tradisyon na nakasanayan na ng Pinoy, pero hindi simbahan. Kung puro mga nagpipitensya ang kausap ko, lagot na ako. Pampanga ang dami niya, usong-uso yung pag-Holy Week. Na-traffic ako ng dalawang oras, magbibigyan ako ng recollection. Pagdating ko doon 3 p.m. Dahil mayat-mayat, bawat kanto may pumapalo. Akin ang latigo, ako papalo, akin ang alkohol. Ewan ko lang kung magtakbuhan kayo. Sabi ng CBCP. Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi nila ini-encourage yung galong penitensya. Ang tamang penitensya sa araw ng Holy Week ay ang pangungupisal at pagdarasal. Hindi ko ipapaluhin mo yung sarili ko, ay kalimit na nakikita ko sa barangay namin, palo ng sarili. Nakikilala mo yung mukha kahit pakatakit, bakit may tato? Kinabukasan, ito mo na naman, lasing na naman. Hindi na dapat sana yung mga ganyang pamamaraan. Hindi sinusuportahan at tinatangkilik ayon sa CBCP. Ayan, yan, lupit. Ito pa. Pamahiin sa patay. Ang dami natin pamahiin sa patay. Tinan mo yan, may sisiyo. Patay, may hawak ka pera. Galing ko sa San Francisco, may hawak ka patay. Pinicturan ko. Siyempre, tumingin muna ko sa paligid ko. Baka may magalit, no? Ang kapalang hawak ka pera. Ayun pala ang pamahiin is, pag kinuha mo ulit, yun dadami. Bakit may sisiyo? Alam nyo ba? Bakit may sisiyo sa kabaong? Nung pala, ang sabi ng mga mahilig sa pamahiin, kapag ang yumao ay namatay sa krimen, para sa konsensya, Ang may sala, hindi siya patatahimikin ng sisiyo. Ang hindi patatahimikin ng sisiyo na yan ay magbabantay magdamag. Alas 4 ng bilang araw, wala na bisita, maririnig mo, matutulog kayo. Nakakalimutan ka, inig ng sisiyo. Rosario, pinuputo, sinugumawa niyan. Pagputo ng rosaryo sa patay, sabi raw nila, pamahiin o paniniwala na walang agad susunod. Iba nga, walang sagad agad. Sabi nila, walang susunod. Ibig mo sabihin, hindi ka mamamatay? Isa, gusto natin, susunod tayo. Kahit lahat ng rosaryo sa St. Paul's, talaga susunod tayo. Jeremiah chapter 27 verse 9. Ngunit tungkol sa inyo, kausap ni Prophet Jeremiah, kausap ng Israel na naging pasaway kay Yahweh, sabi niya, huwag ninyong dinggin ang inyong mga propeta. Hindi po yung propeta tulad ng Old Testament, pero yung propeta yung mga crystal ball seers, yung mga diviners or diviners. O ang inyong mga manghuhula man. O ang inyong mga panaginip. Kaya minsan may mga nag-interpret ng panaginip. Hayaan mo, panaginip lang yan. Kung maganda panaginip, praise the Lord. Kung nightmare, medyo dami-damihan natin dasal natin. O ang inyong mga manggagaway man. Jeremiah chapter 27 verse 9. Pagbag! Nakunting pupunta ko sa patay. Kasama ko barkada, tropa, kamag-anak, bago uwi, pagbag muna tayo. Kahit buong taon ko nagpapagpag. Araw-araw ko magpapagpag. Eh talagang susunod ka sa papagpag mo. Na-stress na yung katawan. Huwag na diretso sa bahay pagdaling sa lamay o sa patay. Bakit? Ito ay pamahiin naman. Patuloy pa rin sinusunod dahil wala naman daw mawawala. Wala mawawala? Katekisim. 2111 hanggang 2117. Hindi ko na sinunod mahabayan. Pero nandiyan sa katekisim tungkol sa mga pamahiin, mga paniniwala, mga kondisyon na hindi tinuturo ng simbahan katoliko. Eh, buti pa sila, walang pagpag. Dancing coffin. Ba't dito gumagalaw yung kanilang krus? Wala. Ganda ng krus kanina, inahulog. Patuloy pa rin sumusunod sa mga pamahiin na yan dahil wala naman daw mawawala.
Napalitan ng takot ang pananalig natin sa Diyos. Sa Diyos. Takot ang tao pag ginawa yun. Yan ba turo ng Diyos matakot? Diba ang turo ng Diyos manalig? Lakasin ang loob? Ayan. Magp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 
at magsimba. Amen. Amen. Nakakamiss magsimba, no? Pagka ng pandemic, hirap na hirap tayo. Naalala ko yung first time makapagsimba ng face-to-face sa pandemic. Ano yun eh? I think last year, magandang November, December, mahabang nagko-consecrate, naiiyak ako. Bakit, Lord, na-miss ko pagsisimba? Pagpag, hindi ko na-miss yan. Dami kong pinuntahan na patay. Iba pa ang mga pamahinto ko sa duro, sa pinapasok na kadaon, hindi dapat kumama. Huwag magwawalis. Kasi sabi kasi nila, yung kaluluwa ng mga namatay, baka maiwanis yung kalabas. Oh, ang lupit, nawawalis na pala ang kaluluwa ngayon. Pagkain gumagapang, mga sitaw, pangkong. Kasi daw, kagapang din ang malas papunta sa inyo, at may susunod patay. Naku po, ang dami. Bawal mapatakan ng luha ang kabaon. Eh talagang hindi mo mapipigil mo, di ba? Ito yung medyo nakakatawa eh. Dapat lagi may bantay. Well, obviously, common sense naman dapat may bantay, di ba? Kasi ang paniniwala nila, paraw sumasa kabilang buhay yung kaluluwa. Kaya dapat samahan. Baka mamaya ibang pag-iwanis na samahan. Hebrews chapter 9, verse 27, sabi ko doon, just as people are destined to die once, and after that to face judgment. Kaya ang kaluluwa, Diyos na po ang bahala dyan. Sa Tagalog, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya ang kaluluwa, paubayin natin kay Lord. Hindi mga pamahiin. Hindi natin alam kung saan eh. Pero alam natin, mahal ng Diyos ang kaluluwang yun. Kaya tayo nagsisimba at nagpapamisa sa mga yumao. Makukulay na damit. Siguro naman, common sense naman, diba? Maging formal tayo pag may lamay. Buntis! Baka raw isama ang baby ng patay. Nagulat ako dyan. Bawal maghatid ng bisita palabas. Para mo na rin daw hinatid sa kamatayan. Ba't mga seryoso yung mga mukha nyo? Ginagawa nyo? Minsan nga kumuha ko ng candy. Baon ko. Sabi ng kasama ko. Uy! Huwag gagawin mo. Baon ko. Bawal yan! Ganun ba yun? Sige. Binalik ko na lang. Bilang respeto sa kanya. Gusto ko may candy sa biyahe. Charismatic pa man din yun.